pero hindi sila nagkaaway-away. At they never contradict each other. Bakit? Kasi, sabi ko doon sa video na kasi may comment doon, sabi niya, ang mga pastor na marami, sinira ko niya. Ang mga pastor, pag marami yan, kasi isang pastor lang sa isang iglesia. Eh, parang mahirap yun, sabi ko, hindi ganun. Kasi, sabi ni Cristo, ito, sabi ni Pablo, ito, panatapos. Na ginagamit natin. Sabi dito, sa verse, Hebrews chapter 5, verse 12. For the time, ye ought to be teachers. Yung sa Hebrews, yung sa mga Hebrew, mga teachers sila dapat lahat. Kaya sila, hindi sila nagkakagulo dahil they have the mind of Christ, they have the attitude of Christ, they have the, ano, yung si Kristo sa buhay nila. They have the humility na meron sila. Sabi dito sa 15, sa Hebrews 5:12, lahat sila teachers. Diba? Ano pa? Yung sa bukotaks nga, nung dumating yung Holy Spirit, hindi sila, later on, saka lang sila mag-ahihiwalay. Pero they never contradict each other. Even yung mga sulat nila. Yan, no? Kasi ang unang church na itatagla tayo sa yung iglesia doon sa Jerusalem. Yun yung unang pinagsimula ng pagkalat ng Christianismo. So, doon sa comment, siguro mamaya sagutin ni Bar Francis to. Actually, this, binanggit ko nga doon sa comment mo, sasagutin ko to sa Sunday. Alala mo yan, may libero. Pwede na lang, mamaya, nandito sa comment na lang. Ipinaalala ko lang yun. Kaya, ang church na maraming manggagawa, mas better. Much better yan. Kesa doon sa isang pastor lang, sa isang iglesia. Dahil, sabi nga ng Bible, kung maraming counselor, may sasabihin sa atin, hindi naman pastor eh. Yung counselor, yun din yung pastor. So, mamaya siguro ko sagutin. Kaya, doon sa Facebook, medyo, may mga comment of entire. Sa entire kasi, isang pastor, isang church. So, parang nakita ko, may kinalaman niya doon sa yung traditional approach na ginawa lang. Ganun talaga sa traditional. So, pero sa atin, meron tayong Presbyterian form of church government na okay kahit maraming magkagawa. Hindi, mayroon ako sa inyong page ko. Sa page ko kasi dahil ako nag-dalay. Yung paid admin yung kung gusto niyo doon, huwag lang kayong pigunin. Pag paid admin nyo kasasali, doon mga talagang mga dihasa. Pero huwag lang yung mapipigun. Kasi pag napigun na sigurado, hindi ka pwede doon. Doon talaga sasabihan ka na mali ka. Sasabihin ka, diretso sasabihan ka, lihis ang sinasabi mo. Pero kung ikaw ay maraming admin, hindi ka pwede doon. Sa PayPal ninyo. So, meron kaming group yan sa Skype. Meron din kami sa Messenger. Kasama ko nga doon si Father Padun at si Father Eric at si Kuya Francis. At doon kami nagpe-fellowship. Maganda yung fellowship. Maganda yung nasasanay ka na medyo binibirap yun naman. Eh, pwede nga sa atin mga yun. Problema ayaw nila ng bata. Sana kung yung bata ay medyo ibang ano yung youth medyo matapang, kung medyo matapang, pwede siya kung ano siya doon, kung hindi siya magsasalita. Diba? 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 Group call. Pag nag-group call yun, kaya magsalita ka, umistan ka one time o two times. Pagka hindi ka tumayo at nakipangatwiran, aalisin ka nila kasi hindi ka magiging ano lang, parang yadag lang. So,
maganda din yun. So, siguro, mamaya, sagutin na lang ito ng transition. Anong disadvantage at advantage ng isang pastor, isang church at maraming pastor sa church? Sino yung magsisiri sa inyo? Oh, stop na. Please, 5 minutes lang. Please.